Pag-usapan natin ngayon ang body lift. So, ang body lift, ayan, may kita nyo, mayroong gap between the body and the frame. Okay, dito tayo today sa off-grid 4x4 adventure. Ayan natin ang mga rigs ng mga nakapark dito. Okay, pasok tayo sa loob. Pag-usapan natin ngayon ang body lift. So, ang body lift, ayan, may kita nyo, mayroong gap between the body and the frame. So, ibig sabihin niyan, kapag binody lift yung rig, nag-a-add ng clearance, ayan, may gap siya. So, it adds clearance between the body and the chassis of the rig. And ang ginagawa nun, it allows more clearance for bigger tires without you having to trim your fenders. So, one typical ginagawa is sa ganito, mga FJ Cruiser. So, sa FJ, ang ginagawa, ito pala si Mr. Navarra Adventures. Ayan, yung gulong, nakatambay. Dito yung tambay. Ito, 35s. So, 35s na beadlocks. Ito, pang overland setup muna. Ayan, so, RT tires for overland setup. Para hindi masyado maubos. Sayang yung sayang yung preps kapag maubos agad. Ayan, so, body lift allows you to install bigger tires without you having to trim the fenders too much. So typically, sa FJ Cruiser, mga 33s to 34s fit. Medyo mahirap mag 35s na without doing the body lift. Pero if you install a body lift, yan, it allows you to keep the suspension geometry standard. So 2-inch, kahit 2-inch lift na suspension. And then, it will allow you to fit 35-inch tires without having to significantly alter your suspension geometry. Yun. Okay, so itong FJ, kapag naka-install yan, yung 35s, yan ang pang hardcore setup. Swak yan, 35s dyan. Kasi yan, tinan nyo, naka 2-inch siya. Winch sa likod, epic winch. Then sa harap also. Yun. So, di ba? Front and rear winch. Ready for anything. Tapos kapag inabot sa lakad, pwede na mag-roof tent. Diretso tulog, no? Yan. Okay, yan si Kuya J. So, pagkatapos ma-set up yung Navarra, ito yung FJ naman. Yun.
Oh, ready to roll. ARB, rock sliders, under vehicle protection. Dito na ito tignan from the front. ARB UVP. Siyempre, King's 9-inch spotlights, PJM snorkel, and meron tayong pod lights. Yun. Roof tent, roof rack, SR roof rack. Yun. The works na to. Good to go na to for any hardcore trail. Yan ang usual setup para sa mga FJ cruiser na pang hardcore. Okay. So, dito tayo sa harap ng shop. Bigyan ko kayong examples ng typical setup. So, ito ng naka-body lift. Ha. So, itong FJ na to. Ayan, makikita nyo. Naka 2-inch body lift siya. Ayan. Yung lift block. So, naka ano na rin siya. Ayan, lift block. And nilagyan lang ng cover, pero actually may gap yan na 2 inches. Punta tayo dito, si Pumpkin. Naka ayan, naka body lift rin si Pumpkin. Yun. So ayan yung ano, yung light. Ayan, yung lift block. So, you see the lift block. Ayan. So, lift block. Tapos, punta tayo sa likod. Ayan, makikita niyo yung gap na 2 inches. Pero yung FJ na to, ganun din. Same. So, ayan yung lift block. Ayan, may lift block din dyan sa ilalim. I don't know if you can see it. Pero ayan, may gap siya na 2 inches. Pag you go in here. Ayan. May gap siya na 2 inches because of the body lift. Ayan, actually, pati itong patrol. Body lift din yan. Kasi itong patrol na to, 2-inch lift lang din siya. Would you believe? 2-inch lift, pero kasha ang 37 to 38-inch tires. Yung previous tires ito, CST 38, ngayon nakabadak 37. So, 2-inch body lift, 2-inch suspension lift. Old man emu springs yan. Tapos, maraming fender trimming na ginawa to fit the bigger tires. Yun. So, if regardless kung anong suspension nyo, basta naka ano kayo, basta naka 2-inch lift kayo, ito OME BP51. So, high-end suspension na yan. OME, Old Man Emu BP51 on this FJ Cruiser. And then, naka, ano lang siya, to 2 inches na suspension lift. And then, body lift na 2 inches to fit the 35-inch tires. Itong si Pumpkin, ayan, naka 35-inch tires din. OME BP51 din ang suspension niya. Naka-lift siya to 2 inches lang. So, 2-inch suspension lift plus the body lift to fit 35-inch tires. Same with this FJ Cruiser. 2-inch lift lang din. Fox. Ayan, naka-Fox suspension. Naka-set siya to 2-inch lift lang. Tapos, 35-inch tires. So, ito, 35-inch na Radar. Ito yung extreme tires ni Radar. And then, so, ito yung Renegade X. Ito naman, Mickey Thompson Baja Pro XS. Na 35-inch tires din. Yun. So,
Yan ang mga typical hardcore setup na functional pa rin ang suspension, hindi yung puro lift lang. So we maintain it at 2-inch suspension lift for proper suspension geometry. Tapos 2-inch body lift to add more clearance to fit the bigger tires. Yun. So yan ang usual for IFS rigs, independent front suspension. For patrols, medyo pwedeng mag-iba ng konti. Pwedeng mag 4-inch lift or 2+2 or even 6-inch lift. Pero ayaw natin din na masyadong mataas. Kasi pag masyadong mataas, taubi naman. So pwedeng ganito, kung 37 to 38-inch tires, pwede na ang 4-inch lift. So either mag 2-inch suspension and 2-inch body lift ka to make 4 inches of lift, or you go this route. Etong isang patrol, yung red naman, so 4 inch naman to, 4 inch tough dog, walang body lift. Ayan, pero kita nyo, tough dog, 4 inch body lift, tapos 37 inch tires. So yan ang mga usual setup na pwedeng gawin. Yun. Okay. Ito namang Hilux Conquest. Ganun din. So, ang tires na ngayon, 285. Pero, para makapit din tayo ng bigger tires, nagbabody lift din tayo dito. Yan. So, yung lift block, pinubutasan yung gitna. So, may naka-install na lift block dito. Ayan, lift block. Yeah. So, ongoing progress ng body lift. Yung left rear pickup bed, wala pang lift block. Ito yun. Ayan, so yung left rear, ito si Kuya Alex. So. Yung left rear, yung left rear. Ayan. Yan yung lift block, kakabit dun sa rear. Niluluwagan yung hole. At the same time, kinakabitan ng hidden winch. Ayan, yan si Jericho. Install ng hidden winch. Katulad nung sa FJ na nakita nyo kanina, naka-hidden winch harap likod. So ito rin. Tsaka ito, malinis to kasi doon namin pinapat sa plate holder. Ah, yeah. Tapos gagawa na lang to ng tilting plate para maangat pa ba? Wala tayong sinirang pa. Ayan, parang ganito. Naka-tilting plate holder. Ganyan. Para pwede siyang iangat. Ayan, walang sinirang plastic. Walang binutas. Yun. Okay. Ayan, so in-install ni Jeric yung hidden winch. Ayan siya. Okay. So ngayon, balik tayo sa body lift. Tanong natin si Kuya Alex. Kasi maraming nagsasabi na meron pa nga sa Facebook sinasabi, body lift. Tapos ilang hours lang. 2 hours, 3 hours. Tapos na, ang bilis. Medyo wag niyo pagkatiwalaan yun kasi medyo tedious process ang body lift. Hindi siya basta-basta. Hindi pa rin shortcut. Hinihintay talaga sa basta-basta. Paka ano? Oo. Hindi shortcut ang body lift. May mga ibang components apart from the lift block na ginagawa para ma-install yung body lift. So, kaya tanong natin si Kuya Alex. Kuya Alex, ano ba ang mga ginagawa pag nagba-body lift? Ano pa yung mga ibang components na kailangan i-adjust? Yes, syempre, number one, kaya nga tayo nag-body lift, diba? Gusto natin na additional height from suspension lift. Ngayon, although hindi naman po nila lahat, no? Meron kasi ibang shop in a few hours daw, naka-body lift na, pickup pa ha. Pickup, ang daming lift blocks niyan, pati sa likod. Ngayon, naka-encounter kami ng isang one time na may binody lift, dinala dito. Hindi alam na may-ari kasi wala siya totally alam. Basta alam niya, naka-body lift. Yung bumper niya sa likod, oh, nakalaylay ng ganyan kasi hindi ginawa ng paraan. Yung pala yung style niya, hindi nila sinasama. Kasi dapat yon, kasi si bumper sa likod, nakatouch yun sa chassis. E ang chassis, doon nakakapit si body. E aangat natin. Imagine, nataas ng 2-inch ang body. Yung rear bumper, tsaka although front bumper, kailangan mo gawa ng paraan. Nasa guwa naman, no, may iwan yung bumper. Pero kailangan talaga habulin yun. Hindi, okay, may gap siya na 2-inch na gano'n. No? Oo, 2-inch. Talaga makikita mo. Basta meron, hindi ko na-mention yung name. Kulay puting Ford. Ito yung pinaka tailgate, kita mo dun sa curve nung abang ng bumper,
2 inches talaga nandito yung bumper niya as a guating man. Ngayon, sige, balik tayo dun sa mga procedure. Kaya ako sinabing nagtataka ako ba't kaya ng in a few hours, in less than a day, magbabadilit yung isang ibang shop. Pero parang napaka-imposible. Ito kasi, number one, pag binadilit mo yung sasakyan, yung radiator, naka-attach siya sa body. Ito, radiator to. Naka-attach siya sa body. Ngayon, pag binadilit mo, syempre kasamang aangat yan. Eh di ba ang engine naka-attach sa chassis kasi may engine support din siya naka-base. Eh may fan yan. Although yung iba, yung mga modelo ngayon may auxiliary fan. Pero yung iba talaga may fan blade siya. Okay, kaya nga may fan belt. May fan, diba? Oo. Ngayon, madilim lang pero yung fan na yon, syempre kung sumabay bumaba o tumaas tong tong radiator, may shroud yan, yun yung shroud na nagpo-conceal ng hangin para mas solid yung higop ng pan sa radiator. Wala, sayad na yun. Pag angat mo pa nga lang, sayad na agad yung pan doon sa shroud eh. Kaya syempre, ile-level mo rin to, pati radiator. Magbabago ka ng hole doon sa attachment. Wala naman masyadong sisirain sa sasakyan, butas lang, babaguhin mo yung butas para ma-down mo yung radiator. Para sumunod ulit siya doon sa engine. Ngayon, sasabay na rin naman yung iba, like yung intercooler di naman masyado nagagalawin. Yung condenser naman, naka-attach na rin doon sa radiator, incorporate siya. Pagbaba, nababa din siya. May mga konting bending lang, konting-konti, like yung mga tubing, which is kailangan, very delicate, tinatan lang. Kasi baka mabakli. Ngayon, isa pang sabi ko nga, bakit ang bilis nila, yung iba kasi, napansin namin, hindi sila nagagalaw ng steering coupling. Meron naman do's and don'ts na sinasabi. Sabi nila, yung kung pagalaw yung steering coupling ko kasi siyempre will i-extend, cut and weld. Hindi kasi pwedeng hindi eh. Kasi si coupling, steering coupling, kasi umangat na yung body eh. Eh ang manibela natin nakatat sa body. Ngayon yung coupling, mababatak na siya paakyat, especially sa FJ. Pag nabatak na siya paakyat, imagine yung pagkakasuksok nung from stud dun sa baba ng gearbox or yung steering rack, nabunot na siya ng ganon. Imagine, ang nipis na lang ng kape, baka mahugot na. Kaya na kami, nag-a-adjust kami ng at least 1. Hindi naman kung 2 inch lip, 2 inch yun, hindi. 1 inch lang. Kasi okay, naka-slant naman na yan. Siya, eh. Tama. Naka-slant yan. Mag-a-add ka lang ng 1 inch. Which is, never namin in-attempt na kami. Hindi kami gumagawa nun. Ang gagawa nun, machine shop. Kasi sasalang yun doon sa motor nila, kailangan fully aligned yun. Inotorno siya eh. Oo, itotorno, ilalagay yun, doon nila i-weld. At saka, ang pag-weld niyan, siguro, hindi ko mahirap na i-elaborate. Yung pag-weld niyan, hindi yung dinugtong mo, weld mo pa ikot. Hindi, tinatasahan niyan parang lapis. Tapos i-weld nila pa ikot, kaya siya ganun katibay. Kaya yung nagsasabing, hindi, yoko cut and weld, mabuputol. Hindi, kasi hindi naman kami gagawa, machine shop ang gagawa nun. Tapos kasi may angle din yun. Merong guide dito, guide doon, kailangan, doon pa rin ang pupin, kung saan mo pinutol, yun pa rin ang connection. Kaya magtataka talaga ako, takantaka ako, bakit yung iba, 4 hours daw, pwede mo hintayin, boss, lilip namin. Ako, medyo isip-isip po kayo, kasi ang mura-mura. Minsan, hili kasi natin sa mura eh. Kaya mapapamura na lang tayo pag po tayo na aksidente. Pero yun po, yun yung reality, yan, kasama po yun. Kaya minsan, hindi rin po kaya ng 2 days kasi sa machine shop pa lang, minsan 1 day na sa kanila dahil di lang naman tayo ginagawa nila. Then, syempre, be careful yung mga brake lines. Kailangan ilusin po muna natin. Kasi syempre, i-jack natin yung body. Hindi naman pa pwede habang kung 2 inch lang i-jack mo. Syempre, kailangan naman po may space para may pasok. Ngayon, syempre, may mga limitation ng mga wires, may mga limitation yung mga brake lines. Kaya kailangan ilulusin nyo lang po yung mga bolts nila. Medyo marami rin po sila. Kailangan ilusin nyo kasi baka ma-overjack tayo, ma-overextend masyado yung lip natin. Baka mapigtas, lalo na po yung mga speed sensor na tinatawag or yung ABS sensor. Ngayon, kaya yun po. Kaya yun nga, medyo maselan din po talaga. Then sa rear bumper, automatic yun. Kailangan natin mag-level. Siyempre, papasok na naman din yung cut and weld kasi kailangan natin mag-cut doon tsaka mag-weld kasi ito na yung level niya, kailangan siya gumano na. Kaya di dyan, gagaganon tayo naman. Pero nire-reinforce naman namin mag-bumper. Sa front bumper naman, ganun din kasi yung mga bracketing niya,
habulin din. Ito sa case dito kasi, hindi na kami masyado nag-abol kasi naglagay naman ng wings. Kaya mangyayari, may mga konting cut lang kami, konti lang para doon sa penga sa baba. Kailangan pa rin mag-meet lang siya talaga ng perfect. Yan, yun lang naman. Tapos syempre number one, ito reminder lang. Magagamit ng ordinary bolt, gamit tayo ng high tensile bolt. Kasi high tensile, which is talagang kahit i-torque mo ng todo, napakahirap nga putulin yan eh. Kulay black siya na napakalutong matigas. Yun ang gamit namin. Then, panigurado, kasi since wala naman siyang kailangan lock washer or self-locking nut, nagdo-double nut kami for every bolt para sigurado. Kaya do-double nut, ay do-double bolt, do-double nut namin to be sure na hindi luluwag. Yeah. Yun lang, para yun, that's the basic. Kailangan na talaga para safe siya. At saka, isa pa siguro yung ano, no? Yung mga rubber bushing, dapat kasama pa rin siya, di ba? Oo, kasi pag tinanggal yan, wala, ganun din. Kasi yung vibration ng body versus the... Ito yung rubber cushion, kung tawagin. Tapos ito na yung lip block na tinatawag, yung 2-inch. Para walang ma-retain yung ano niya, protection against vibration. Ito nga pala yung sample ng high tensile. Kasi sa pickup sa likod, sa Hilux ha, iba naman sa ibang sasakyan. Sa Hilux kasi, dalawang small, apat na ganito sa likod ha. Sa pickup bed to ha. Pero dito sa, yung anim dito sa front cabin, mahaba, ganyan siya kahaba. Yun ang ano yun. Ito yung sample ng mga high tensile bolts. So hindi basta-basta mga, na kahit anong mga, bolt lang. Oo, kasi ano siya, hindi siya basta mababakli or maano, or malulutong or mapuputol. Yes. Kaya imagine, ma-proven na siguro yung mga rigs naman namin, ginagamit talaga namin sa trail. Talaga medyo hard trail. So far safe naman, wala naman na accident. Kaya ano naman, na... Proven na. Kumbaga proven. Ano eh. We use what we sell din eh, di ba? Ganun yes. Naman. Okay. Kaya napuprove naman namin na sigurado. Okay. Thank you, Kuya Alex. Okay, welcome. Ito yung ano, sample no steering coupling. Yan. Ito yung from papunta sa steering column, papunta sa manivela. Pababa naman siya doon sa steering rack para lumiko ng left and right. Ngayon, ito, ni-repaint and pin-rimer black na namin. Yung dugtong. Ito yung dugtong 1-inch. Kasi ito yung pinapaliwanag ko kanina. Pag from dito, tumaas yung sasakyan, mahihila na siya. Although, syempre, meron namang holster yan. Dito sa taas tsaka sa baba. Pero imagine, lumiliit na yung ano niya, yung hugot. Nahuhugot na kasi. Nahuhugot na siya. Kaya, possible siya. Hindi man kayo maaksidente or mahugot, nagkakaroon siya ng small rattle kasi syempre hindi na solid yung baon eh. Kaya yung meron iba, siyang konting tugdugdugdugdug gumagano. Kaya yung iba sabi nila yung steering nila parang may kalog. Tapos hindi naman responsive dun sa ano yun. Sasabihin nila, nagpa-bodylip lang ako, kumalog na. Ito yung isang reason. Kasi hindi siya fully inserted sa loob eh. Medyo hugot na. Imagine, hindi mo na baon ng gusto eh. Hanggang dito yan eh. Andito na siya bale. Tsaka minsan hindi rin mo rin mapapasok kasi may guide yun eh. Tapos ito yung sinasabi ko. Meron kasi mga guide yan na kailangan align pa rin. Kung pinutol mo siya ng ganito, idudugtong mo rin siya ng ganyan. And kahit anong gawin mong ikot dyan, nakasentro siya. Sentro-sentro yan. Kasi sinasalang ng machine shop to do sa tornuhan nila. Tsaka nila ini-spot din, tsaka nila ipupulweb pagka alam nilang diretsyon-diretsyon na. Kasi imagine kung baloktot yan, pagliko mo, mabigat kasi may salyada. May liko ka na matigas, may liko kang mano, pag baloktot to. Kaya tinan nyo kung gaano kaganda yung pagkaka-weld nila. Hindi yung basta wineld lang na dinikit, pinatungan lang. Tsaka hindi yan basta cut and weld. Oo, na solid na. Bar din talaga yung ginagamit nila. Ganun na. Okay. Eh, pagtabi natin tong dalawang magkapatid na patrol. Parehas naka 4-inch lift, 37-inch tires. So, ito yung pula. 4-inch tough dog. Tapos 37 journey. Engine bay. So, may air compressor para sa front locker and then factory rear locker. Ito naman yung green.
ano naman, 2 plus 2 naman to, 2 inch suspension, 2 inch body lift, naka 37 badak, badak extreme 37, ayun, pagtares ng dalawang tires, ayun, tapos dual bat naman to, 12, so may series parallel system tayo to connect the batteries together either in series or parallel. Wala pang front locker to, rear pa lang to follow. Ayan, pero para sa winch yon, para pwede mag 24 volts yung winch. Okay. So ngayon, compare natin yung suspension lift versus body lift. Ano bang comparison ng dalawa? So, if you do a suspension lift alone, without the body lift, ang advantage nun, you're lifting the whole vehicle higher. So, including the frame, kasi tataas siya, kasama siya lahat ng suspension lift. Aangat yung buong frame and body mo nang sabay, which means you gain more clearance versus obstacles, kasi pag may bato dyan na malaki, yun, you'll be able to go over that. So if you do, let's say, a 2 inch suspension lift, everything will go up, yung frame and yung body will all go up by 2 inches. Ang disadvantage naman, there's only so much that you can lift without significantly altering your suspension geometry, pag masyadong mataas naman yung lift mo, taubin ka naman. Yun. So, yun ang pros and cons ng suspension lift. Ang ano naman, body lift, if you do the body lift alone, like just the body lift, ang disadvantage nun, you are only lifting the body from the frame. So, which means, kung dati meron kang obstacle na dinadaanan and sumasayad yung mga skid plate mo or yung portions ng frame mo, sumasayad dun, kahit mag-body lift ka, sasayad pa rin siya. Of course, syempre, unless you install bigger tires, no? At saka yung isa pang disadvantage ng body lift is, yun, magkakaroon siya ng mga gap na ganito. So, kung ayaw mo ng ganyang gap, eh, kailangan mo ang lagyan ng cover para hindi mukhang ganyan. Katulad nung sa isang FJ, may cover siya para hindi masyadong halata. Ang advantage naman ng body lift is, apart from you being able to fit bigger tires without chopping your fenders too much, the other advantage is, as compared to a suspension lift, ang ililift mo lang sa body lift is yung body over the frame, which means yung frame mo, yung engine, lahat ng heavy components still remain low. So yung center of gravity difference niya compared to a suspension lift ay hindi ganun ka significant. Yun. So pero dito sa case na ganito, ang ginagawa natin like dito sa patrol na to, saka dun sa mga FJ na pinakita natin, we combine both suspension lift and body lift to sort of get the best of both worlds. So yun, hope you learned something from this video. So if you wanna learn more and you want more videos like this, like and subscribe. Thank you.